talaga. Pero wala, ang sakit eh. Pero ginawa naman ng Natalia yung pwede niyang gawin. Oo. Wala kumbaga, eh. Naramdaman din ng Aura na malakas yung combo eh. Kumbaga ba yung mga pico potential ng Joel tapos Eudora. Mm-hmm. Alam din nila na masakit eh. So, ang ginawa na lang nila, nag-focus sila on getting the objectives, di ba? Yeah. Dalawang turntail, walang sagot yung XA. Yes, so, kaya ano din eh, kaya push din ang push yung ano. Hmm. Push din ang push. Kumbaga, yun yung pala yung isa sa mga team characteristic or team gameplay ng execution. Hindi sila masyadong agad nagko-convert ng objective. Yun yung napapansin ko. Unlike for Aura PH, grabe yung ano nila, yung objectives nila. Kahit galing hindi sila makakuha ng kill, meron silang aura sa shield, sa turtle. Pakita mo naman, di ba, sa buff lang, eh, dalaw na kagad sila, diba? Na instantly, nandun kagad. Yun yung ano, yun yung ano dito ng difference ng dalawang teams natin. Although for execution, pag magkakasama talaga sila in a team fight at sila ang nauna, kayang-kaya talaga nilang i-wipe out. Hmm. Kumbaga yung kanilang kung sino, targeting during a team fight talagang fixed kung fixed, sino kailangan nilang kuhanin. Meron isa siguro pang zone out, pero kung sinong papatayin, fixed talaga. Wala, sana all fixed. Yung iba kasi dyan, broken! Aminin! Naku po. Ano bang date na? Ilang araw na lang? Ayoko February na. Ay, meron ako nakita kanina, nag-comment Daddy A. Mm. Kaya daw siya nanonood, dual purpose, para daw makapanood ng magandang laban at saka para makahanap at makahabol ng jowa para sa February 14. Yun lang, para si Taguro. Si Taguro din. Ano ba? Nakapanday sa comment section yan eh. Yung habol ni Taguro, puro pakanan. Puro swipe right yung habol ni Taguro. Swipe right lang na swipe right. Oo, grabe ka. Aabot kayo sa 14 kapit lang. Sabi ko, ano bang nilalaro na ito? Sabi ko, anong laro yung swipe right lang, no? Alam ko, nagpa-floppy bird. Guys, kung masasabihan nyo kami na sinungaling, meron po kaming pruweba, pwede natin upload yan sa Just ML Battalion Facebook group. I-comment nyo lang, Ate Shandy, Daddy A, ano po yung pruweba na nagsaswipe right si ano? Si Taguro. Dapat dito Taguro lang malakas eh. Tapos nakaganon, naka-thumbs yung ano, naka-thumbs up yung kanan na kamay niya. Ayan na naman. Binan na talaga dito Daddy A ng ano. Binaban na talaga ng ex si Matilda. Ayun na lang ibigay. Natuto na siya sa game number 1. Hirap eh. Sad sa ulo naman kasi talaga eh. Ang dami niyang pwedeng gawin. Sabi mo, ang sakit ng poke nung ano, nung Matilda, tapos magbibuild pa ng ano yan eh, ng mga defensive item, di ba, unat pag uli. Oo, tapos dash pa lang, dash yung mga ano. Yun talaga yung ano eh, kanina game number 1, kasi natin sa mga hindi nakapanood guys, merong harit Matilda si Aura PH, so grabe yung dash dito ng Aura PH. Ayun, shoutout nga pala sa mga ano natin dyan, shoutout sa mga viewers natin dyan, most especially sa mga Chantelle Tabis natin. Hindi muna ako magsistream later, ako'y uwi. Okay. Ayan, Brody. Na-open si Brody. Pero yung tanda mo yung side comment ko kanina sa Brody, Daddy A for execution. May game kasi sila kahapon na hindi naging maganda yung Brody sa kanilang lineup. Pero, ayan na. Malalaman. Ay, naku, nakuha din yung Basha ng ano. Oh, so, dininay na sa execution kagad yung Basha. Oh. Tapos, sinecure na yung Harit na dito lang sa series na to, ha. Nanalo yung game 1 na merong Harit. Aura, tapos game 2, XA. Oo nga eh. Ayan na, yun yung sinasabi natin na Aura, yung Harit wins games. Malalaman natin yan dito, guys. For execution though, kailangan nila dito ng solid support. Yung tipong pwedeng sumalo din ng damage. Pwede sila mag-Sylvana. Kaso mahirap pala mag-Sylvana ngayon, may basa silang kalaban. Pero good si Sylvana kung gusto lang din na meron padikit. Tapos gaganon-ganon lang, nagma-magic wand lang, gaganon lang siya. Ang crucial lang kasi talaga si Sylvana, matagal yung ulti niya. Pero maganda talaga siyang pang front, lalo-lalo na kung squishy yung support hero mo. Ayun na nga! Okay. Sylvana Claude. Double marksman setup na kagad ang sinecure dito ng execution. Kailangan dito Daddy A ng ano ng Aura PH na kumuha ng ano ng sustain talaga. Kasi ang crucial naman, double tank if ever. Si Kuya Franco nyo, ay, si kinagat ng 7 Lions. Oo. Pagka nagkataon Daddy A, itong si Franco, siya yung magiging main tank tapos side lane tong ano, side lane ba siya? Ano, totoo ba yan? Kaya ba today yan? Franco talaga yan? Oo, depende. Makagugulatin tayo dito. Gulat kalimot. Pwede ba yun? Gulat de kalimot. Gulat de kalimot ang mangyayari mga kaibigan. Pero Dig is a good pick here for Aura PH. Kasi pwede silang tumakas against the Sylvana and even the this Claude. Tapos kapag ka nag-turn apart memory dito si parang Brody natin,
ulti lang sila. Pag ano, hindi na minsan na umabot yung ano na eh. Goods, goods, goods ang pick dito ng Aura PH, guys. Ito yung kinagandahan na, ng ano natin, ng drafting natin. Talagang hindi mo maano kung ilan at gano'ng kadami yung tinatagong barya, tinatagong baraha. Counter pick ka agad ang sagot na ako. Halatang tinataguan ng barya eh, no? Barya pa nga yung tinatago, hindi baraha. Counteran to. Nakakainis talaga, isipin mo, nahuli mo na ng Imperial Justice. Tapos, biglang magta-time journey nga. Oh, di ba? Render useless ka na, yabang, okay. Render useless. Oh, tapos, kinuhanan pa dito ng ano, binanan pa ng ano, ng side lane dito ni Aura PHC X eh. Oh, eh, squishy to eh. Nakakulat din yung mga ban, ha? Oh, paiba-iba talaga eh, no? Kung magagayon sinabi natin, aningan talaga sa drafting ng dalawang teams natin. So, for Aura PH, pala ba sila manggaban ng Yusong? Or si Renzo pala yung gagamit dito ng Brody, most probably. Ang Brody side to, no? Ah, Brody side. Baka nga support Brody oh, eh. Grabe, yung ganda ng lineup din pala ng Execration. Pwede pa siyang support Brody, daddy eh. So, pwede pa siyang flex, ganun? Oo, pwede pa siyang gawin flex. Tapos ang gagawin dito ng Execration, support Brody, ang main nila, magic damage. Pwede si Harley. Diba? Yun yung beauty naman ng lineup ng Execration. Kasi yung nga lang, eh. Ang crucial kasi doon is madaming nga pang-counter dito si Aura PH at meron silang Basha. Kung mag-Harley sila, pwede nga sumambot. Sambot talaga yun. Eh si paring Basha natin. Grabe yung ano dito. Napaka-flex ng lineup nito. Tingnan natin ha, kung anong mangyayari. Eudora is out of the equation. Hindi na pwede yung pick ng Execration dahil binan nga ng Aura PH. Na Bruno, nakakwento pala ni Paxian dito. Masakit rin daw yung Bruno miski walang item. Oo. Kailangan lang talaga matino yung ano mo, yung kasama mong support. Uh-oh. Kailangan makunat din. Yung, kumbaga hindi yung pag tinarget ka, dalawa pa kayo mapapatay kasi tataba talaga yung ano, katapat nyo na cordon if ever. So it makes sense, Kaja. In-out rin ng exit dahil ayaw kalaban ng Kulodian. Oo, sabi niya, uy, mali ang pwesto ng ano mo, Lika. Mali ang pwesto ng ano, hilahin ka na dito. Yung mga banib ng bangs ni Claude, sasabunutan ng kaya. Forza, grabe yung AOE din naman dito. Although magic damage yung majority dito for Aura PH. So, kailangan solid dito na physical yung makukuha nila. So, Execution guys, pwede silang kumuha dito ng Harley. Or kaya ng mid laner mage. Or kaya pwede silang kumuha ng Lancelot. Para dito kay Diggy. Ang ganda na napensa ng Aura, no? Oo, may kanya-kanya silang pantakas ba? Saan lakas mag-clear ng wave niyan? Para sa Diggy, no? Maglalapag lang ng Sarah G. Ayun na. Okay. Si Yuzong, ang... Wait lang, ihintay natin guys yung ano. Antayin natin yung mag-change ng spells. Pero kung mapapansin natin ngayon, mukhang Yuzong ano ah. Hyper carry? Oh, yung Yuzong hyper carry, sobrang bilis niyan if ever. So, we will see side lane marksman if ever. So, squishy though for this execution squad. Pero kinagandahan, if it's side lane nila, dito si Brody, ang itatapat niya doon is going to... Ang itatapat nila sa Brody, or tatapatan ng Brody is si Harit. Kasi makunat, eh, range-wise, mas lalamang dito si Brody. So, kaya niyang sirain dito yung magiging shield ni Harit. Kasi pagka ano, super madadive dito ni Harit si Claude. Ayun, kailangan talaga nila dito ng physical damage. So far for the both na teams natin ngayon, hindi, side lane. Oh, makita naman tayo ng ultimate cut. Ultimate cut. Baka may iba may masabi natin, ultimate cut lang guys. Ang ano natin dito. Kasi yun din, dito din natin nakita dati yung Execration or a PhD niya may ultimate cut. Yung grabe mag-cut, nasa may base na. Tapos yung isang nagka-cut din, nasa may base na din. Pero it is what it is mga kaibigan, this game number 3. Dito natin malalaman kung sino ba ang magsistay sa ating upper bracket or kung sino malalaglag sa ating lower bracket. Parehas naman ano eh, kumbaga deserve nila na sila'y mapunta sa grand final spot. Mga kaibigan. Ito na nga, tinan natin. Habang naglo-load pa, Ate Shanti. Ayan na. Ayan na. Sa mabilis-mabilis lang. Yes. Ito na mga kaibigan. Sa mabilis na pagpapakilala sa ating mga heroes and players ngayon. Aura PH sa ating red side. Benegade Forever ang gagamit ng Harith. We have Lord Hades para sa kanyang Lancelot. JP ang gagamit ng Forza. Arrow on that Basha and Tas para sa kanyang Diggy. Habang dito sa side ng Execration, Renzo using the Yuzong. Ito si Kelra sa kanyang Brody. Ito Max using the Sylvana. At si KLBJ
Nagamit naman dito ng Claude, Sad Boy Chakno. Sad Boy Chakno talaga. Using the Hilda. Yan, sa mga nagtatanong po, yes, si Sad Boy po, si Chakno. So, yung tama yung sinabi natin that day for the Brody, siya yung tinapat talaga dito sa Harit. Kasi kaya niya i-penetrate. Kita mo, napilitan agad gumamit ng regenerate. Nadadagdagan yung buhay niya ngayon eh. So, minus na agad, panibagong cooldown na naman. Si Sad Boy, tamang takbo lang. Oo nga, tamang takbo nga lang dito sa gilid. Pero susundan nga siya dito. He pops the Purify. Pero against two heroes, tingin ko, pwede nga ba? Medyo salise. Baliko yung kanya pag-torn rose ni Lord Hades dito. Pero nakipagsayawan kay JP si Lord, at saka si kay Lord Hades. Oo. Ito si Chakno doon. 1-0 kagad para sa side ng Aura PH. Medyo mahirap dito sa side tala ng execration kasi meron di ginakalaban eh. Yun talaga yung nakasira sa ano nila eh. Nakasira sa mga unang picks nila. But anyways, first blood nakuha dito ng Aura PH, guys. Sila lamang sa ating gold. Although for execration, ang pinakagagawin na lang dito ng Hilda is para ma-push back. Yes, mamatay siya na mamamatay, pero ma-push back niya dito para hindi mag-forward na kanilang kalaban. Okay. Dito tayo sa ibang baba. Pinaulan na ng bala nga rito ni KLBJ and he is down. Tablay nga ating score. All one ka agad. Oh. Ayan lang, naka-out of guard. No? Pero may pinagpaplanuhan yata nila yung Parsa dun sa may gitna direct. Pero wings by wings, makakalayo kagad si Jim. Yes, 10 seconds guys, bago mabuhay ang ating turtle objective for the Disorder PH. Sakto nandun na yung kanilang retribution holder, which is the Lancelot. Unti lang inaatay niya. Kasi rin siya naka-Dragonoid form, so wala siyang ulti later on pag nagkaroon tayo ng teamfight dito sa turtle. Oh, kaso ito talaga ayong gagawin ng Hilda sa'yo. Talagang kukulitin ganyan eh. Parang same ano eh. Same mechanics rin sa isang Joed. Kaso ito naman, it's all about regeneration eh, no? Oo. Tatago lang, balik. Makakaroon ng shield, tapos alis lang ulit pa masaktan saglit. Ayun na. Ang sinasabi natin, guys. Oo, bro, si di talaga Kilra. Ang pang ano. May stun pa din kasi siya, pero si Eto Max, ha? Medyo nasa dekada si Nishon. Tinamahan nga ba ng gulong? Pero napalalim yata rin si Kuya natin, Aru. Oh, okay. Nandun nga lang yung Lancelot. Di na siya nga siya mukha doon si Kuya Patrick natin, mga kaibigan. Pero naitabla ng Aura yung ating score din natin kung kunin naman din yung turtle. Medyo mahirap pwede din kuhanin yung turtle kasi kalahati yung buhay ng mga ibang players dito ng Aura PH, so mag-TP out both the Lancelot and even this Basha for Aura PH. At sa bottom lane natin may another bakbakan. Another bakbakan, Kilra versus Benny, Cutie. Alam naman natin si Benny talagang sasayaw yan na naglapag nga na summon force. Dance floor ilalapag. Turn of Earth, memory! Inabot ng sakit ng kidlat sa akum, no? Si Kuya natin, Benny. Grabe, sakto din kasi nga abysmal mark, daddy. Oh. Kaya pumitik talaga yung damage ng kanyang turn apart memory. Parang kuryente lang natin. Kitang-kita, pumitik. we are electric yung inabot. Electric. Alam mo ba yun? ginagamit yun ng mga ano, mga nag-e-edit ng mga gaming videos sa YouTube. Sa Dota kasi yun eh. Pero tiyan, sino makakuha ng orange buff? Pero ito na nga lang, JP. In-open up yung kanyang feathered airstrike and Sad Boy's down. Eto, Max nag-pop ng kanyang ulti pero Rensho na sa may top side. Alam naman natin na makunat yung isang YZ. Wala din ulti dito yung Cloud Daddy if ever may teamfight ha. JP ha, meron na siyang Clock of Destiny. BBD gagamitin rito mga kaibigan. Yan lang, tamang lipad nga lang dito si Rensho. Pero ang pinaglalabanan dito is the turtle. Time journey ginamit. Pero KLBJ will secure the turtle. Aba si Lord Hades, yun lang nakalayo siya mga kaibigan. Naglabag na naman ang dance floor rin si Benny Cutie. Pero JP, siya ang maa-secure ng kill habang si Kilra naiwan siyang mag-isa sa kusina dito sa may bottom lane. Tama farm lang. Napilitan siyang iwan dito ng Harit kasi kailangan ng damage dito ng ano eh. Damage na may sustain dito si Aura PH kaya umakit dito yung kanilang ano. Pero kailangan na maximize dito ng Brody yung shield since hindi siya nakakasama sa teamfight. Pero paparating na ang Aura PH sa ating bottom lane. Oo, masyado ka na naiiwan sa kusina, di ba? Eto na nga yung reverse time. Naglapag pa nga ng mga tala. Ayun nga lang, bomba pala yung nilapag. Wala, mawa-wasted out lang yung ano, feathered airstrike. Ang ganda ng zone out dito ni Salvo. Isipin mo, ang lalim nung ano, pinag-ultihan nung ano, nung ni JP. Oo, yun na naman. Tignan mo, balik na naman yung boy. Parang ito, may bakbakan sa gitna. Flicker has been pa, pinahabol siya ng apat na hero. Pero turn rose will connect. Eto Max, yun lang. Mayiging ally siya dito. Sino ba mauna? Bomba! Ayun! Pero may ginawa ni ano, ni Eto Max. Binigay niya yung kill sa Diggy. Kaysa yung Lancelot pa yung makapatay sa kanya. Kasi makita niya yung bomba, Lancelot. Bomba, Lancelot. Bomba na lang. Kaysa magkaroon pa dito ng damage pala. Lord, ng gold pala si Lord Hades. Lord Hades is now on 203. So magandang decision yun for ano, for Kapitan Eto Max. Kaysa naman bigyan ko pa ng gold yung core. Oh, magpakamatay na lang ko sa bomba. Okay lang, mag-awat ako yung katawang ko. Ayun, na-pick up nga si ano. Si ano dun, si tropang Sad Boy natin dun. Yes. King of Bomba, dami ko dati nabasang balita rin mga sir ha. Pero sa gitna, KLBJ, kinokontrol nga rito ng Aura PH. Dati mga kaibigan, yun lang nakapag-BMI out.
Abang eto Max nandun to back it up. Kaso yung dalawang ano dito talagang farming pa rin yung Wanzig sa kano. Solid dito yung farming ng execution sa side lane. Pero ito ginamit nice Imperial Justice na iwan si Lord Hades. Oh, dash out nga rito sa Margo palayo. Sitong Citro to pa natin Lord Hades. Feather Airstrike. Mga kaibigan yun lang na control nila si Renzo Rod. Pero patay si Lord Kaso, Hades. Ayun yung cause. Grabe, napatay doon yung carry sa side ng RPH. Habang Benic Yuri dito sumasayaw, i-drop sa Zaman Force nga rito mga kaibigan. Sino mamatay? Kailan nga ba ako Benic Yuri? Pero Benic Yuri will get that one. Habang si Sad Boy nandito para bumak up. Pero si KLBJ, talagang objective lang yung kanyang target. Two-one ang score natin doon sa may side lane mga kaibigan. Two para doon sa Brody, isa sa Harit. Nagkabawian na po si Kellra dito at saka si Benic Yuri forever. Pero kung mapansin natin ngayon, ang ating top farmer ay si parang Brody. Pero pantay sila ng isa pang marksman. At yan si Claude. Yun ang crucial or delikado para sa side dito ng Aura PH. Kasi yung tumataba agad, isa pang middle lane agad. Oo, yun lang. Tapos ito nga, nag-purify lang, lumayo. And wasted na agad yung feathered airstrike. So mukhang feel ng Exe na pwede nga nila i-push tong bottom lane. So natin right side. Pero this time around, mas mabilis yung Demon Hunter Sword ni KLBJ kumpara doon sa game number 1. Here comes the BMI. Instantly pop. Yung Blazing Duet. Lumilipad pa nga yung Lady Gaben. Pero ayang sundan. Pero nandito din Lancelot. Tignan natin. Thorn Roses Ben Pop. Ayun na, inaabot ng Imperial Justice. Makapitalize ba ng Exegration? And that's it. Dalawa yung casualty sa side ng Aura Page. Pwede sila mag-push dito mga kaibigan. Dalawa lang yung pwedeng mag-depend. Walang Parsa dito. Remember, wala silang Feathered Airstrike. Nuclear Dominion Wave. At nabasag dito yung first turret sa may gitna sa side ng Aura PE. Grabe dito. Ang good thing dito kay Eto Max, hindi niya binibitaw basta-basta dada eh yung ulti niya. Yung Imperial Justice niya, huli, no? Nahuli niya yung Lancelot. To think na meron teamfight pa before. Ang i-expect mo, usually, si Sylvana yung mag-engage talaga ng teamfight. Pero hindi, sa kalmado lang mga papi. Kailangan mahuli natin dito si Lancy. Oh. Yun talaga yung kailangan na mangyari. Pero makikita natin ngayon for the Brody, ang unang item is going to be the Athena Shield. So kaya pala siya matapang din against this sa Harit kasi magic defense ang kanyang binubuo. So next would be the BOD. So eto tapin, hinahabol yata. Oh, daddy, Margo, bibigyan. Tinorn Rose. Pero nandito nga si KLBJ. Nakakita naman yung sabi ni Eto Max siguro sa kanyang Sylvana. No? Ay mas madaling mahuni manok pag natalian na. Speaking of natalian, natalian niya si JB din sa may gitna. And Sad Boy will bug the kill sabay teleport out. Pero mukhang... Sabi niya, kala mo mawupunta sa Parsa yung death mo. Hindi, napunta na sa akin. Nakala niya madadala ulit kagaya ng kanina. Pero kita natin yung damage ni paring Kellra natin onto that inhibitor turret. Napakasakit mga kaibigan. Tumatagos eh. At kung titignan natin ngayon. Nanunuot. Oo, nanunuot. Sumisiksik. Oo, parang minarinate. Oo, parang na-marinate. Pero may napanood ako ng binrine. Ay, parang Ninong Ray ah. Grabe, ay, isang beses na nanonood. Shoutout nga pala kay Ninong Ray dahil po sa inyo, isang linggo po ako nag-grave ng Paris. Di ba nag-Paris ano siya? Oo, Paris. Nag-Paris siya, kumain-kain pa siya. Off topic na tuloy, nagutom ako bigla. Nagutom ako. Kanina, hamburger lang tayo. Pero yun nga lang, mukhang namali ng pace nga rin si Sadboy. Pero yun nga lang, he is cocky. Sabay Blazing Duet. Aura pala kayo mga kaibigan. Sabi nga rito ni KLBJ, instantly napitas nga rito si Taz. Pwede nga sila mag-push forward nga rito. Meron pa silang isang minion mga kaibigan. Pero mauuna nga si Renzo. Isasunog nga lang yung mga tropahan sa side ng Aura PH. And Inhibitor Turret is out dito sa may mid lane and it's down. Ang sakit ng damage ng Brody. Look at the torn apart memory. Nakidlatan nga sa mukha ito si Benny Cutie. 20 seconds na out. Na teleportation nga yung ginagawa rito ng Execration. Eto na nga sila mga kaibigan. Ang dami Christmas lights, Daddy! Ang dami yung Christmas lights. Pero remember, meron pa rin feathered airstrike. Ito si JP. Kayang-kayang depensa dito ng Aura PH for Execration. Hindi dapat sila maging kampante ngayon sa ating laro. Pero kung titignan natin damage talaga, ang laki ng kalamangan. This is the basha na dinadamage dyan. Ni paring Kellra. Healing spray para sa kanya. Baksha, inambura dun. Di ba? Sumakto ang kanyang abysmal mark nung apat na pitik agad ang damage dito. Grabe, BOD, Athena Shield. Ang sakit, men. Oo, tas... Kung makikita natin before, ang Brody, usually defensive item, isang damage item lang. Eh, kung makikita natin dito, another one, meron na naman siyang ano dito, espada. Oh, sabi ko siya, si Kellra, small but terrible yan eh. Pero ito na nga sa taas, sisimulan nga ni Sad Boy, pero tinotaunt nga yung mga hero, pero yun lang, yung pagtaunt, Blazing Duet, yung pinakawalan, nasound out nga rito inside ng Aura, pero ang target nila si Benny, ayun mga kaibigan. Grabe. Dating tropa, pero nabigyan. 27 seconds out. Tignan natin dito na nakashove yung minion wave. Doon naman sila sa may top lane magpo-focus. Sirapin. Ito nga si Kellra together with Sub Boy. Sabog na yung top.
At dito naman tayo magpo-focus sa may right side dito. Ito na nga si KLBJ together with Eto Max. Pero kaya ba siyang i-depend ni Lord Hades? Medyo dehado etong side ngayon ng Aura Peach. Wala pa pala sila nababasag na tore, Shanten? Oo, wala pang nababasag na tore dito. Parang ano to ah? Kung manalo dito yung Execration, bawing-bawi yung sa group stages. Kasi gaya nang sinabi natin sa mga hindi nakapanood, unang laban ng Execration ng Aura PH sa ating Just ML Cup, nanalo ang Aura PH with a 2-1 score. Pero yung laban natin ngayon, napakainit din, kagaya na nangyayari ngayon. Pero sabi din natin, nung umpisa ng drafting natin, Harit wins games. Kaso ngayon, sa takbo ng ating laro, nakuha pa ng Execration yung Lord, parang iba ang ipapakita sa atin, ipapatunayan ng Execration ngayon sa ating laro. Mahirap sa late game na ito talaga. Oo, tingin natin ang item. Ano, ayan na pala. So, for this Aura PH, wala pang Feather of Heaven, siya parang harit natin. This Lancelot is on 5.3k gold. And kung titingnan natin si Marksman, now at 10.3k gold plus the Queen's Wings, pwede damaretso ng Malefic Roar. Si Brody, naka-Malefic Roar na rin, kaya parang sakit ng damage niya. Goods talaga ang Malefic Roar sa Brody. Critical, tas Penit. Intense. Okay. Ang sakit nga talaga ng damage ng Brody. Ayun, Shanten, tinan mo yung nakikita mo yun. Ayun, kaso nga lang, napalalim yata si Kelra. Nakalimutan na meron damage niya. Pero ay, Lancelot! Nasa Argo sa mukha. Tinabi ko kaya makidepensa nga rito ng Aura PH. Pero Lord is still alive with a 7k HP. Burado nga rin tatlo sa side ng Aura PH. Here comes Execration. Congratulations. Welcome to the Grand Finals EXE. Oh my G! GG! Hello guys, maraming salamat sa pag-support at sa panonood sa YouTube videos natin. Sana supportan nyo pa kami. Subscribe nyo yung YouTube channel namin, pati follow yung Instagram, pati yung page namin, pati may skin giveaway kami din.